So ngayon, unang araw ng day off ko galing sa trabaho after 9 days. So ngayon may follow-up check-up ako sa doktor. Yung result lumabas na. Dapat last week pa yung check-up ko. Dahil nga nasa trabaho ako for 9 days, nasa mine site ako, ngayon lang ako nakapag-schedule ng follow-up check-up. So yun, siguro ayos naman lahat ng result. Mag-a-advise lang siguro ang doktor kung ano yung mga dapat gawin, ano yung mga dapat iwasan na pagkain. Para, yun, alam nyo na, maiwasan yung mga pwedeng mangyaring sakit sa puso o kung sa katawan natin. Ika nga, health is wealth. Yun, so alauna yung ano ko, alauna yung check-up. So nasa 5 minutes na lang. So 1 PM na. So andito na kami. Andito na kami sa Valdivis Family Medical Center. So ayan na. Ayan yung asawa ko. Pumasok na siya. Valdivis Medical Center. So guys, fail kasi nakalimutan niya yung kanyang wallet sa sasakyan. So babalik ako. Kami ay babalik na ulit. Babalik pero sa parking lang naman. Sa parking lang naman ako babalik. Ito kami sa Stockland. Iba kasi pag tumatanda na makakalimutin na. Inaantay lang yung tawag ni doktor. Pero na-advise na nung ano doon sa reception. Ng assistant, yung nurse doon. At yun nga. Antay-antay na lang. Siguro within 5 minutes tatawagin na yung pangalan ko. So, mamaya guys. Meron kami. Ayan lahat yung naipon naming bote. Tatanggalin namin yung takip. Bago natin na yun. Pero yun. Ayun. Dalawa. So. Ilagay mo yung takip doon, no? Ilagay mo yung takip doon. Diyan, ah, diyan. Ah, oh, diba? Marami rin yung tatlong ano. Oh, diba? Naka $1 ka na. Nakaano ka na? $1.40. At sakinin mo lang talaga ang panggap. Dapat pala sa bahay pa lang. Tinanggal na natin, ha? Thank you.
test, nakaka tatlong sakon na kami. So, na-imagine ko ano, kung sa Pilipinas meron lang, mag-invest lang yung government natin ng machine na ganito. Oh, siguro, pwede siya mga plastics. Imbis na kurakutin ng government natin yung fund na meron tayo para sa bayan. Sana kahit ganito mag-invest sila. So maraming tao ang kakaroon ng disiplina para hindi itapo kung saan-saan itong mga plastic na to. Kasi tulad dito sa Australia, talagang iipunin mo kasi may no, pera. May pera agad eh. Pagdating dito, biruin mo. Nakakailang botella na kami. Nakaano na ka tayo? $26.70. Oo. So yan ang, ito yung pinaka the best. Although nire-recycle sa atin yung plastic, pero hindi lahat nagkakaroon ng disiplina para ipunin yung mga pinag-inuman ng tubig. Soft drinks. O yung mga mababasag. Yung mga tulad yan, oh, pati yung mga, yung sa mga beer, gaya niya, no? Beer. Sa beer. Yan, pwede yan. Yung mga lahat. Sa mga inkan. So, napakadami. Imbis na itapon kung saan-saan. So, yun lang. Nakakabuisit din minsan ng gobyerno, no? Pinahihirapan lalo yung mga taong gusto na mga tao ng babae ng tax. Magkano? So, tapos na kami sa plastic. Naka-apat na, di ba? Apat na. Apat kami yung plano. Plus, meron pa tayong mga bottled. So, doon namin sa kabila ipapasok ko doon sa machine. So, ngayon, nakailan tayo? 341 bottles. Amount of $34.10. Yan. Naka-$34.10 kami. Yan. May oras siya. So, eto na yung voucher. So, yeah, eto na. So, etong 34.10, pwede namin tong i-grocery sa Kohl's. Yan. Supermarket. Sa supermarket. So, dyan namin siya pwedeng i-grocery. Eto. Ipapakita lang namin. So, baka kabili ulit kami ng mga bottled water. Yung mga pagkain. Yung mga glass naman, dito naman siya. Yan. Glass only. Ayan si Mang Joe. Ganyan ang buhay dito sa Australia. Kaya masarap pala mga lakal dito. Oo. Kala nyo, sarap yung buhay ang dito. Pero nagbabasura lang pala yan. Nagbabasura pala kami. Di ba? Dapat pala inipon natin eh. 0.80 lang. So, naka 0.80. So, meron lang 8. Naka 8 bottles lang. Para so, 0.80 lang. So, yun. So, antayin natin yung voucher. Antayin natin until mag-ano siya. So, dyan pinapasok yung ano. Hand sanitizer, of course. Okay, kailangan natin. Hand sanitizer kasi kung ano ang hinawakan natin. So baka magkaroon tayo ng kung ano man sakit na pwede lumaki galing sa germ.
So, ayan guys, ganito lang, ganito lang yung process ng kung ikaw ay iipunin mo yung mga plastic bottles para i-recycle, i-recycle at gawing pera. So, katulad na nabanggit kanina, may mga machines na pwede natin paglagyan. Ay, yun ay inipon namin about 3 months. So, $30 din. So, okay na rin. Bibili ulit namin ng tubig o gusto namin bili ng snacks. Yun. Pang snacks, pwede na yun. Pang fuel sa ng sasakyan. So, ayun. Ikaw, pwede mong gamitin. So, yun lang yung ano. Yun, no? Pwede rin gamit. Pwede rin pala yung glass na ano. Yeah, wine. Yeah. Mga bote lang. Ala. Ano to? Yung sa milk. Milk and juice. Mga spirits, flavored milk, soft drinks, beer, juice so, box. Price pala na ano, 10 cents. 10 cents per bottle. Per bottle. Yan. So yun, may pang-snack. Bye!